Pag sinabing naghahanap buhay sa pangingisda, kadalasang naiisip ng mga tao ay ang panghuhuli nito gamit ang mga bangka at mga fishing gears. O di kaya naman ay ang pag-aalaga ng bangus, tilapia at iba pang mga aquaculture species. Ngunit hindi lamang sa pag-aalaga ng food fish maaaring kumita. Ang mga ornamental fish o mga palamuting isda na ginagawang alaga sa ating mga kabahayan ay isa pang uri ng negosyo na maaaring pagkakitaan. Isa sa programa ng BFAR 4A para maging masaganang ani at mataas ng kita ng mga fisherfolk dito sa Region 4A o Calabarzon ay patuloy naming inilulunsad ang proyekto ng pag-aalaga at pagpaparami ng ornamental fish, lalo't higit sa mga backyard fisherfolk na kung saan maliit lang ang kanilang space ay nakakapag-alaga na agad sila ng ganitong klase ng isda. Ang mga isda po ilaalagaan dito sa center ay egg layer, katulad po ng fighting fish, angel fish, and gold fish. Then ang mga livebearer naman po ay ang guppy, moly, platy, and swordtail. Ang BFAR po ay mayroong proyekto na ito ang tawag po dito ay Technology Demonstration Project, kung saan meron po kaming target na fisher po, halimbawa po noong nakaraang taon, 5 po siya. So ito po ay pipiliin namin batay sa kanyang kakayahan or meron siyang interest na mag-alaga ng isda. Ang una namin binibigay muna ay technology sa pamamagitan ng pag-attend ng training dito sa BFAR. Nagsasagawa kami ng pagsasanay para sa kanila upang maunawaan, maintindihan kung paano alagaan itong mga palamuting isda. Then, observe namin kung talaga yung kanyang area ay may kapasidad o yung availability ng kanyang resources katulad po ng tubig. At gayon din, binibigyan namin suporta tulad ng mga kagamitan na kailangan dito sa pag-aalaga. Kasama na po ang isda na kung saan 125 na woodstock na yun po yung kanyang padadamihin. Ito po ay padadami. Pagka po siya nanganak, after 3 months, ang tawag po noon ay yung balik tangkilik. Kapag po siya nakapagparami na, isasanin po naman, ililipat po naman namin sa ibang fisher po. So, ganun din po ang mangyayari. 125 din po na broodstock ang ibibigay namin sa susunod na cooperator. Paano nga ba nagsimula ang pag-aalaga ng ornamental fish sa isang bayang matatagpuan sa isang lawa na sikat sa pag-aalaga ng tilapia? Upang malaman, tayo ay dadako sa Tanawan, Batangas, kung saan nag-umpisa makilala ang pag-aalaga ng ornamental fish. Actually, ang Tanawan ay agricultural city or agriculture na bayan. Sa palaisdaan, mayroon tayong 6 na coastal barangay dito sa tabi ng lawa ng Taal. Pero dito po ang sa Tanawan, bawal yung magtayo na kami ng mga cages, mga fish cages. Meron po kasi dito sa part ng lake na nakasakop ng Tanawan ay doon lumalabas yung sulfur na doon namamatay yung mga isda. So ang kinabubuhay ng aming mga fisher folks sa tabi ng lawa ay yung binibigyan namin sila ng mga interventions. Sa kabila ng mga pagsubok na kinakaharap ng mga mangisda sa bayan ng Tanawan, may iilang mga taong umangat upang matamasa ang isang masaganang ani at mataas na kita sa pamamagitan ng ornamental fish. Isa sa mga ehemplo ng pag-aalaga ng mga palamuting isda na ito ay si Kahila, na tinuturing isang fisherfolk hero. Si Kahila po nung una, isa po siya sa naanyayahan namin sa training. Umatin siya ng pagsasanay para makatulong din sa kanyang karagdagang kita. Ngayon, naka-attend siya. Nung una, hindi niya matanggap, pero kada punta namin,
Inaanyayahan namin siya, hindi namin tinitigilan hanggang sa sabi niya, sige, mag-aalaga na ako ng isda. May nagpunta ako sa akin na isang BFAR, ay siyang nakapagkuwentuhan sa akin na tungkol sa mga palamuting isda ngayon. Ay yan daw ay pwedeng pandagdag kita. Kaya ayaw ko naman nataliliit ang mga isda. Nagpatuloy-tuloy, yung pala ko eh, hindi ko alam, ayan pala'y napakaganda kong mag-alaga ng maliit na isda ngayon. Ay siyempre, medyo parang may ipinagbago ho dahil unang-una ho nga eh, parang naging matiwasay ho nga yung kalooban. Parang nagka-piece of pain nga hong talagang kuhan dahil nga hong sa mga isda ngayon. At saka, kumbagay nakatulong ko yan ang gusto sa pagpapaaral ko ng aking anak, sa pangkabuhayan nun dito sa aking pamilya, hanggang sa nakabawa nga ako kayo sa amin kung nakita nyo yung hindi ho yan ganyan. Ay yun ay nakatulong yung pag-iista ko ngayon doon. Yan nga ho eh, nung una pala, unang-una pala ang unood, ay maliit pala ang ho ako. Ay talaga ho ako yung natuto na agad na magsugal at siya yung pinagkakalibangan eh. Nagkataon nga akong ako'y napag-alaga ng isda ay sadya akong yan ang nakapagpatigil sa inyong pagsusugal. Ayaw sa inyong pag-alaga ng isda. Sa pamamagitan nitong pag-aalaga ng isda, naging basihan nila at nakita nila na sila ay nalilibang. Nalilibang sa kanilang ginagawa at kumikita. So nakitulad na rin po yung mga karating niya, mga kasamahan niya. Ito po ay mga halos mga senior citizen hanggang nakapagbuo po sila ng isang asosasyon sa kanilang barangay. Ay sa grupo po namin ay kami nagkaroon nakapagtayo nga ng isang asosasyon na akong tawagin nga ay bukbaga. Ngayon no, yan ay buwan-buwan no kami yung nagkakaroon ng pagmi-meeting. At di amin na papagtalakayan no yung kung anong magandang aming ikagagaling. Isa po ang ginagawa din ng BFAR sa pamamagitan po ng training para po sila mainganyo din yung mga attend mga participants sa mga training. Hindi man sa local, pati po sa mga national, ay bumibisita po rin sa kanilang backyard farm. So hindi na po kay kahila sa buong miyembro ng asosasyon. Ibinibisita po yung kanilang facility upang magkaroon ng idea kung paano ang pag-aalaga ng isda at mainganyo din sila. So sa pamamagitan doon na ano sila, nagaganda, maganda pala din po pala ang ganitong programa ng BFAR kasi kita nila na umulad ang kanyang pamumuhay at nagsasabi din naman yung mga fisherfolk na nakatulong po sa kanila ng malaki ang pag-aalaga ng ornamental fish. Sa lahat ng na mga may gusto na pumasok sa ganitong halimbawa ang pag-aalaga ng isda, ay ito'y hindi totoong masama. At sa tingin ko, ito'y pwede talagang negosyo ho at makakatulong ng gusto sa ating pangkabuhayan. Kinakailangan lang talagang ang isip ay naroroon. Ating mga fisherfolk hero na natulungan itong programa ng BFAR ay nakita naming tumaas ang antas ng kanilang pamumuhay. Nagkaroon sila ng mataas na kita dahil dito nasuportahan nila ang pamilya nila tulad nung sa pag-aaral ng kanilang mga anak at yan din sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. To make it sustainable, kung may kailangan pa sila ng mga pangangailangan nila so tungkol sa kanilang pag-aalaga ng ornamental fish, ay binibigyan naman namin sila ng mga ayuda. Gaya nung nakaraan, tinuruan namin silang maging business itong kanilang buwan na ito. Tinuruan namin silang simple accounting para naman madali nilang matuos kung kumikita sila o hindi. Hindi yung basta nag-aalaga, nakakala naman nila yung kumikita. So ngayon, nakikita naman namin na sila ay umaasenso, umaangat at nag-iiba yung income nila
kasi nga lumalago at dumadami yung kanilang inalaga. So sa technical, lalo na sa technical at saka sa ibang mga pangailangan nila tungkol sa pag-aalaga ng mga ornamental fish ay binibigay din naman ng BFAR, lalo na sa mga training, seminars at saka yung sa pagtulong doon sa market linkages. Kasi sinasama namin sila doon sa mga trade fair, local or national. Siguro ko yung mga kailangan pa nilang gawin dito mga fisher folk, ipatuloy pa rin yung kanilang pagsasanay para magkaroon ng mataas ng kalidad yung kanilang alagang isda para po mas mataas ang kanilang kita. So, kailangan pa rin alalayan pa rin natin sila. Patuloy po yung pagbibigay ng training. Kung may mga bagong technology, ibibigay natin sa kanila. At kung ano pang kailangan nila sa kanilang facility, pwede natin i-provide. Ang mga kagdagang pantulong na ibinibigay namin sa mga backyard operator, katulad po ni Kahila, yung pag-monitor ng mga sakit ng isda. Kapag po may mga sakit yung isda nila, dinadala dito yung sample, fish sample, at ayun po ay amin pong i-analyze. Then, bibigyan ng advice kung ano yung tamang treatment na gagawin upang maiwasan o masugpo yung mga sakit ng isda. Kaya nga po, dapat isa namin pinapa-intindi lagi sa kanila yung tubig. Kailangan malinis o i-monitor. Kasama po dito yung monitoring project. So, after mabigay namin yung intervention, kami po ay pumupunta sa bahay nila, sa mga backyard operators, hindi na po kay Kahila, at doon po kasama sa mga kasamahan niya sa asosasyon. So, minomonitor po namin yung project, then pinibigyan po namin sila ng mga gamit para paglilista, pagtatala ng mga kita or production. Kasama po yun sa minomonitor kung sila po ay kumikita. And then, kami po ay patuloy na binibisita namin kung ano pa yung kulang nilang isda. Sinasabi, wala po kaming ganitong breeder. So, pagka po naman kami may mga bagong breeders o broodstock, ipinamamahagi po namin sa kanila. At tungkol po sa pagsasanay, kung may mga mataas pang level ng pagsasanay, sila po yung kauna-unahan naming iniimbitahan. Siguro nga ho, ako yung isa sa naging maswerte na binigyan ako ng pagkakataon ng BFAR para mapalago namin itong aming pag-aalaga ng isda. Ay, yan nga ho, may mga nagsisabi nga sa aming mga iba ay nakikita ho nila na talaga hong kumikita nga ho dito sa pag-aalaga ng isda. Sa tingin ko ho, sa pagkakaranas ko ngayon, ito ho ay talagang makakabuhay ho ng pamilya. Kinakalay talagang kayo ay magiging masipag din, matiyaga, ay lalo na pagka kayo ay may kapital at nakilala ho ninyo yung mga talagang mga mamimili, ay sadya ho ito ay pagkakakitaan. We'll be right back.